Uy! Bago tayo mag-umpisa, don't forget to subscribe and i-like ang video. Tapos kahit anong mangyari, don't skip ad. Follow me on Facebook, Real Ryan, and Official Real Ryan on Instagram. Ryan! Diba? Sabi ko sa isang episode, nang isa sa mga best upgrades para sa kotse natin ay LED na ilaw. Okay na? Ha? Hindi ko may... Tapos, ang dami kong nakita sa Facebook na tinatanong nila, ano ang pinakamagandang LED? Tapos nag-Google ako, wala akong nakita. Kaya, eto na, may ultimate LED light review. Binili ko lahat ng nakita ko sa Facebook. Isa pa? Kaya binili ko lahat ng nakita ko sa Facebook. Tapos, ipagkukumpara natin sila lahat. Kaya nag-set up kami dito sa studio para matest natin sila. Tapos, tinakpan namin lahat ng brands para walang bias. Ang ganda ng kuha, no? Baka Sony A7III yan para maganda ang quality. I-reveal natin kung alin ang pinakamaganda. Take note, personal choice ko to. Kasi, syempre, ako bumili, ako rin magja-judge. Pero sasamahan niyo ako, ha? Tapos, unahin natin ang function, tapos build quality. Nakakuha tayo ng anim na LED lights. So meron tatlong naka-active fan, tapos may tatlong naka-heatsink. Yung una, maliit, medyo plastic yung feeling. Open yung fan niya. Tapos yung bulbs niya, may parang lens. Tapos parang naka-open yung yung parang board ba yan? Well, anyways, yung design niya. Tapos yung pangalawa, yan, medyo mas may case. Wala siya nung parang lens LED. Tapos yung fan niya, covered. Yun. Number 3, all chrome. Tapos, na-cover din yung fan niya. Yung mismong LED na parang board, naka-separate siya, nakalutang siya. Tapos, kasi parang iba yung, di ba parang may two different layers yung puti kung nasaan yung board. Tapos yung pang-apat, ito, dalawa, may dalawang lens. Tapos, yun, ito yung, parang ang bigat nito. Next, parang ito naman yung pinakamagaan. Tapos maliit lang yung ano niya, yung heatsink niya. Tapos yung parang LED niya, yung parang, ang tawag dyan, yung parang bulb niya siguro yan. Parang naka-onboard, nasa loob, walang separate na board eh. Tapos ito, medyo maganda yung quality ng material, parang social tingnan. Tapos may separate boards din yung LED mismo. Yun. Tapos ito pa, notable, naka-braid yung nilagyan niya. Ah, tsaka ito pala, sa kanilang lahat, yung noticeable nakakaiba lang, ito, parang lahat sila, kung papansin ninyo, bulb, tapos balas, tapos yung saksakan niya. Ito, yung balas niya tsaka saksakan, pabalik. Hindi ko alam bakit. Tapos sa kanila lahat, ito yung may pinakamahabang wire. Grabe din yung bigat ng balas nito. Ayun. Anyways, pagdating kasi sa design, syempre, may sarili-sariling... Pahamak. Anyways, pagdating sa design, hindi naman kasi talaga nagma-matter. Although, syempre, meron pa rin. It matters. Nakikita natin kung yung material ba nung light maganda or hindi. Pero ang pinaka-importante, ano yung buga, di ba? So, sabihin ko? So, ngayon natin malalaman kung ano yung buga. Nagdala kami ng actual na headlight para i-test dito sa studio. Tapos,
ito yung output. Simulan natin sa low beam. So sa unang tingin, ang makikita natin, ang pinakamalapit sa stock low is si product 2. Pagkatapos, si product 5. Ang pinakamalinaw naman, o ang pinakaputi, si product 1. Sumunod, si product 5. Tapos ang maliliwanag naman, si product 3, 4, tsaka 6. O nga pala, nakalimutan ko sabihin, since headlight na lang talaga yung dinala namin, wala nang adjust-adjust. Sa tingin ko, si product 1, matic, out na siya. Kahit siya yung pinakaputi. Kasi kung titingnan nyo, parang hindi siya low beam. Ang taas niya oh. Si product 2, tsaka si product 5, sila yung pinakamalapit sa stock. Pero, sobrang hina ng ilaw. Parang sila yung pinakamahina na ilaw. So, ang naiwan na lang, yung 3, 4, tsaka 6. Para piliin kung alin doon sa tatlo, kung alin yung pinakakita, yung green screen. So, ang titingnan natin, halos hindi nagkakalayo ang number 4, tsaka number 6. O nga pala, bago ko makalimutan, ang ginamit ko pala na headlight dito is yung left side. Ito yung driver side. So, mapapansin natin, ang buga ng number 6, medyo mataas. Ibig sabihin niya, nakakasilaw siya sa kasalubong. So, naiiwan na lang tayo sa dalawa. Si product 4, tsaka si product 6. Pero kung ako, papapiliin nyo dun sa dalawa, mas pipiliin ko yung product 4. Kasi, kung mapapansin nyo, dito sa product 6, medyo mataas yung ilaw dun sa left side. Ibig sabihin nun, mas nakakasilaw siya ng kasalubong. Halos pantay lang sila ng lakas ng ilaw eh. Pansin nyo yung product 4, medyo pa-curve yung ilaw pababa. Mas hindi siya nakasilaw sa kasalubong. Tapos, kung i-compare natin siya sa stock, talagang malaki ang difference ng improvement ng brightness or yung mga naiilawan niya o yung nakikita natin. Diba? Ngayon, sa high beam naman tayo. As usual, ang pinakamalapit sa stock is yung product 2 tsaka product 5. Pero, sila ulit yung pinakamahinang buga. Si product 1, halos walang pinagbago yung low beam sa high beam. Mas malaki lang yung ilaw na kinocover niya. Tulad kanina, ang naiwan na naman na pinakamalinaw ay yung product 3, 4, tsaka 6. Si product 3, yung pinakamaliit na ilaw sa kanilang lahat. Si product 4, siya yung pinakamalawak na ilaw. At sa product 6, kung mapapansin nyo, hindi umabot sa top red line yung ilaw. Kaya sa tingin ko, kung upgrade lang naman din talaga. So overall, sa high beam, number 4 ulit ang panalo. Siya yung may pinakamalawak na buga na hindi umabot sa pinaka left side. Ibig sabihin nun, hindi siya nakakasilaw. So comparing yung high beam ng product 4 sa stock, sure, sobrang laking upgrade. Kitang-kita mo na talagang lumiwanag yung studio. Mukhang number 4 talaga eh, no? Ace, pakuha nga number 4. Number 4. Yung pinakamabigat, no? Kion Sondra. So winner ng LED comparison natin is Kion Sondra. Kion Sondra, baka naman. Pero grabe, ang bigat niya talaga oh. Kasi sobrang solid nung build niya. Sobrang solid nung build quality niya. Tapos makita mo talagang pinag-isipan eh. Oh. Yung design. Pati nga yung ano niya eh. Diba? Hindi siya yung regular na Phillips na screw. Tapos yung heatsink niya talagang malalaki oh. Ang hahaba.
sana na-appreciate niyo yung video na ginawa namin. Talagang inaral namin siya kung alin sa tingin namin yung pinakamaganda na LED light para sa kotse natin. And grabe, super happy na ang Kion Sondra, nung research ko siya, isa siyang local brand dito sa atin. Proudly Filipino siya. So kung may gusto kayong ipatry na ibang LED na lalaban sa Kion Sondra, let me know. Test natin ulit. So kung may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace. Guys, reminder lang. Sabi kasi sa analytics ng YouTube ko, 70% daw sa nanonood sa akin, hindi pa subscribe. Sana mag-subscribe kayo. Thank you. Teka. Huwag mo munang i-click, kundi magbabayad ako sa Google. Kung gusto mo ng informative content tungkol sa car ownership, subscribe ka na sa channel ko, Search Real Ryan on YouTube, para maganda ang ownership experience. Thank you for watching. Peace.